Nanawagan kita alam mo ng dahilan sa pag-ibig layo'y ko. Palinagilin ako iyong kahabagan. Ko'y dadling tumitipon sa pag-ibig. Lalo't dali kayong maghahandog ng iyong nais. Biglata ako ng pagkagod o pag-ibig. Ninang na pinaghihintay sa kotse. Pasensya na, Ninong. Patayo na. Dali. Teka yung bulaklak ko. Yes, sir. Ikaw lang bahala dito, ha? Apatuloy. Yolet, ibig kong ulitin sa'yo na kung sakasakaling ibig mong magbalik sa tanghalan, eh huwag kang magatubilin dumapit sa akin. Salamat, Vic. I mean, no. At huwag ka sana makalilimot. Dadalaw ka sa amin, ha? Oo. Hindi na niya kakailangan na magbalik sa tanghalan, Ninong. Huwag nga ninyo akong tatawagin, Ninong. Ang ibig ko'y manatili ng ating pagsasamahan. Kaya Vic na lamang itawag niya. Siya, Vic kong Vic. Ang ibig ko'y sabihin kanina, eh hindi na niya kakailangan na magbalik sa tanghalan. Mananatili na kami sa probinsya, eh. At pagkado kami maninilaan. Atang, iiwan ko na sa'yo ito. At may kasabihan baka ikaw ang tumunan. Huwag ka sana makalilimot, ha? Ay, hindi. Eh, siya, paano? Mag-iwahiwala na muna tayo. Sige na. Nalalaman kong nainip ka. Ako ang bahalang mag-asit, Yatang.
natin kung sa Teresa ang kanyang binabanggit eh. Ang tungkol sa pag-iisang dipsid nila ni Teresa. Hindi na putog na labo kang Lota. Ah, kung magkaputong ang sinasabi ninyong dalawa, eh, hindi siya mabibigo. Kapagkat malis pa naman silang mga bata, eh, sinasayari na namin. Hindi pa na kaya pang hindi mabibigo. Sa ating nga pagkakunduan, Sinasong sila ang mga anak. Ay, sila ang kuya, kilan ako ang kanyang butina. Sila nga. Huwag na, yan yung ang kuya. Nandiyan na. Alaga na. Kinakabahan ako. Ayo, kinakabahan ako eh. Ang mabuti yata mauna ka na sabihin sa kanilang mga sakit na tayo. So, sige, maghintay ka dito ha. Sandali lamang ako. Maganda naman ang nag-iasawa ni Cardinia. Kami na Nina ang bahala mong pahit sa bagay na yan. Ang mabuti ay umuwi ka na. Siya, Nina. Paalam na ako sa inyo. So, paano ba ang gagawin natin ngayon, Nina? Huwag kayong magpapahalata sa inyong kapatid na hindi ninyo naibigan ang babaeng kanyang pinakasalan. Sa binabala kong gawin sa kamukhang lalaking yan, ay hindi siya magtatagal sa taharan nito. At siya ang susang hihiwalay kay Kato. Huwag naman, Ina. Narilya na rin lamang. Eh, tanggapin na natin. Alang-alang na lamang sa kuya. Rosario, hindi ba na lamang natataya ang karangalan natin sa pag-akyat ni Garvin sa isang babaeng makabago sa bahay na ito? Kaya wala ka na nararapat gawin kung Diyas mulot. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko, ate. Eh, Kapitana, at handa na pong bukain. Ba eh, saan po naroon ang mga pananalangin natin? Wala kang pagyalam. Eh, hindi mo naman nakikialam eh. Natatanong lang naman mo eh. Wala lang tanong-tanong. Sige, saksi na. Makakasino. Meron pa ba akong gusto sabihin sa'yo? Huwag ka sanang magagalit, ha? Hindi, ano yun? Alam mo, hindi nata ko na ibigay ng mga pinapawin ng kapatid. Nabigla sila nang malaman ka ng kasawa na. Hindi naman talaga nalalaman nila eh. Kaya na nga nang nasabing sa'yo nung una. Mga musmus pa kami ni Teresa. Kaya nagkasundo na aming mga magulang upang kami makasal. Eh, bakit hindi mo sinabi sa kanila na hindi pa tayo? Pa! Wala kang pakialam sa kanilang salitaan. Ito ang aking hinihintig at hindi siya. Kaya wala tayong dapat gawin kundi ang magmahalan. Lamang, ay pinakikiwisak ko sa inyo, pakisamahan mo mabuti ang ina. Kapagkat nalalaman mo kung hindi magtatagal at makakasunduri kayo. Hey, kailangan bang dito tayo manirahan? Hindi ba maaaring bumukod tayo ng bahay? Sinang dapat mangyari sa isang bagong mag-asawa, hindi ba? Oo nga. Ngunit hindi pa natin kayang bumukod. Nalalaman mo namang katatapos ko lang ang pag-aaral. At ang isa pa,
magdarandaman, ina. Siya matanda na. At hindi niya gusto makahiwahawala kami mag-anak. Sayang nga naman ang laki-laki ng bahay kung walang maninirahan. Napakamahal ka sa akin. Kaya susundin ko't gagawin ng bawat inuhalika. Nalalaman ko, napakamahal sa'yo, naming ina. Kaya mamahalin ko siya at paglilingkuran hanggang sa ako'y mapalapit sa kanyang puso. Hindi kita bibigyan ng anumang kamangha na umahal ko. Napakadakila mo muli. Tignan ninyo, ina. Alas 9 na hindi pa lumalabas ng sinid. Parang senyorita, nangangahulugan ng samat. Ano ang mahihita mo, ina? Ina? Maganda umaga, ina. Ate. Ang ganda-ganda mo, Yoli. Bakit nga, bakit kayo ihanda ni Diane? Salamat po. Talagang napakamapalad ko, Inang. At napangasawa ko si Yoli. Parang dami-dami ko naging taribala sa kanya. Kaya nga, Ivo. Alam mo, Carpino, ngayon ikaw ay abogado na. May asawa. At kailangan makaroon ng sariling hanap buhay. Nagkausap kami ni Fiscal Ibalisto na magkikitalo kayo sa kabayanan upang ituro sa iyo ang inyong magiging bupete. Talagang hanga-hanga ako sa inyo, Inang. Lahat na pag-uukulan niyo ng isip. Ngayon din po ipupunta kami ni Yoli sa bayan at namakita naman niya ating lalawigan. Oh, huwag mo nang isama ang iyong asawa. Marami pa naman pagkakataon upang makita niya ating lalawigan. Marami kami ibig malaman tungkol sa buhay-buhay sa Maynila. Hindi naman kaila sa iyo na minsan sa ilang taon bago kami maluwas ng Maynila. Kaya pabayaan mo na kami magkakwentuhan. Huwag ka nang sumama, Yoli, ha? Siya nga naman, Inha. Kayo pong bahala. Kasi, Adi, may iwan na nakita, ani, ha? Sabi ka ang ina ko at hindi na makipag-usap sa iyo. Okay, honey. Ate, ano bang gusto niyo malaman tungkol sa Renida? Wala. Nalalaman na namin ikaw ay budubilista. Ginawa mo lahat ng paraan upang akitin ang aming mana ng gold. Hinahangaakit sa pagka-artista mo, kapagka sa ikumbin ko ay karding ang kagaspangan ng iyong mga kilo. Ate, patasar sa iyo. Chris! Ano ba namang pangalan ng anak ni Binagula? Kapin ang tawag namin sa kanya. At yan din ang inyutos kong gamitin mo. Ibig mong magkakali mo na ng tatay. Wala akong pagusto-gusto sa pagkakakasal ninyo ng aking anak. Sinamumuhian kita. Sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit si Teresa hindi ko naging manugang. Ang dalagang niya ng karapag dapat ka maging asawa ni Carpino. Hindi ko po nalalaman kung sino ay pagkakundo na sa ibang babae. Hindi. Sino nilinlangin mo? Nalalaman ko si Carpino ay mayaman. At kung siya maging asawa mo, hindi ka na magtatakas sa tanghalan at ibilad ang iyong patawan. Maraman po ang aking kalabihan. Hindi ko binibilad ang aking katawan. Huwag ang pangalun! Ano ba ang sabi niya sa kasuotan niya na hangis na palabas na ang... Naku! Makasig niya magtrabaho pa! Nakalaman ko na mag... Kung lagay ang utusa ka pa ba? Maglinis ka, magtrabaho, magluto, iyan ang magagawain sa bahay. Kalay mo ba namang pakaroon ako ng manugang? Naku! Nora, ate nga ito ko lang gagawa niya. Huwag ka nagsiyak, baka magagalit. Huwag ba naman yung magagalit? Yaman-yaman ninyo eh. Kailangan po ba naman magtrabaho kayo? Eh, alam mo, Maria, nasa panuntay ng panunuyo ngayon. At saka usate, kahit kumaipaki lang sa kanila, kung maaari maging babaeng pang tahanan at hindi pang tahanan lamang. Hindi talaga namang napakabait ninyo eh. Eh, paano ba? Hiwain ko na ito, oh? Oo, dali-dali mo na mo sa makakaisin natin. Oo. Oh. Pabayaan mo muna siya magsipi. Hindi siya nalalapag sumabay dito. Doon siya sa kusina, kasama ng Alila kakain. At ikaw naman, Rosario. Napakabuti naman sa Yolanda niya. Ayoko ng ate ng ate, ha? Ate ng ate? Ano, hindi na kumain ang kumain. Siya ka pupunta? Eh, mapapagkali sila lang ako. Ako po, Inang. Nasaan sila? Baka kumakain na po sila. Kaya pa kayo ngayon ko yan. Ano ba? Yoli,
Kumain ka na, Iham. Saan ang tanghali yun ang asawa mo eh? Magandang tanghali sa inyo lahat. Ang pinay. Yali. Naku, mabuti dumating ka. Kanina ko pa niyayayang kumain yan eh. Ayaw kumain kung di ka sabay ka raw. Aantayin ka pa. Hala, sige, magsiyupo na kayo. Mamaya lang po. Mamaya na? Bakit mamaya? Kanina wala dito ang asawa mo, sabi mo, aantayin mo. Ngayon lang dito na eh. Ayaw ka naman sumabay sa amin. Hala, sige, upo na kayo kumain. Alam mo naman, Karding, nasa oras ang ating pagkain, kaya hindi ka na namin hinintay. Naku, Karding, napakasipag pa ng asawa mo. At kesarap pong magluto. Kanina ayaw kumaya kung hindi tumulong kay Maria. Sinasabi ko na nga sa iyo, ate, na makakasundo niyo si Yoli. Hala, sige, sige, magsiupo na kayo. Oo, kung nagutom na ako eh. Ang pamamalansya ito. Pasambasa at tulukulugo. Kung magsasabaho ka rin lamang, ay pagbutihin mo na. Hindi yung makasunod ka lamang ay tama na. Inaw, pinagbubuti ko po naman eh. Kung dangan ko kasi eh, nabili ako sa plantang likuryente sa Maynila eh. Kapag nireklamo ka pa? Hindi po naman ako nagreklamo. Kaya po niyo tinatito na pagbubutihin ko at uulitin ko yan. Uulitin? Akala mo ba'y nahihingi lamang dito ang ulit? Mahirap kumalat ng salapi, akala mo. Maaaring sa inyong mga butibilise, madaling kumita. Kaya, lasak lang niyo ang inyong katawan, kwapa na! Inaw, huwag naman po niyong pakahamakin ang ating hanap buhay. Sapagkat, malinis po naman at parangal, sinabi ko na sa'yo, huwag ang tatago! Rumi! Magpahinga ka at sagot na pagod ka na. Mahirap ang totoong masipag at baka ka naman magkasakit. Ano po, Inay? Naku, mabuti dumating ka. Napakahirap awasin itong asawa mo sa pagkatrabaho. Ako'y nagagalak at kayong dalawa'y nagkakasido. Kayong kapwa, pinakamamahal ko sa buhay. Yeah, magpahinga ka na. Ako na ang magliligpit ng pinalansya mo. Oh, bakit? Ba't tumiiyak? Saan na ka? Pakasiyangan ka din. Salamat. Thank you.
ate. Ay, saling, halika. Ate, mukhang pagod ka na. Tutulungan kita, ha? Salamat, saling. Alam mo, ate, kanina pa sana kita lalakitan, eh. Meron sana ako ipamamanhid sa iyo. Bakit? Ano yan? Tungkol sa inaasa ni Carlota, sa mga ipinakikita nila sa iyo. Magtiis-tiis ka sana at makikita mo sila ay magbabago at ikaw ay mamahalin. Ganyan nga ang ginagawa ko, Sarin. Umaasa ko mapapalapit din ako sa kanilang mga kalooban kung matututuhan ko silang paglingkuran at bigyan ng kasiyahan. Tungkol kay Teresa Nobleha, talaga ba sila nagkakaibigan ng kuya mo? Naku, hindi. Ang nagkasundo tungkol sa kanilang dalawa ay ang inang at ang nanang Selena. Ang kuya ay talagang walang pag-ibig kay Teresa. Rosario! Magandang umaga, ate. Ang buti na inyong dalawa, no, ha? Kaya aga-aga na inyong kwentuhan. Nagkukwentuhan ano? Lang naman kami. Natuto ka na magpag-kismis magmula nang dumating sa babaeng to, no? Nagkukwentuhan ng buhay ng may buhay? At ikaw naman babae ka. Ihig mo bang malaman ang tungkol kay Teresa? Hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa ni Inang na darating ang araw na sila rin dalawa ni Kasinga magkakasama. Ngayon tayo magkakaalam. Titignan ko lamang kung sino siyang dalawa magsisimbok kay Garde. Ito, ikaw ang isa ka pa, Sario. Nalalaman mo naman pagsin ang aking kamay. Isa ka pa, babae ka. Wala naman ako sisimbok na anuman ang sisimbok. Talagang yan ang dapat mong gawin. Diyan ka muna. Yoli! Kasama ko si Victor. Hi, Yoli. Kumusta, Kaldik? Mabuti naman. Ikaw, kumusta? Mabuti rin. Mabuti naman at hindi mo kami nakakalimutan. Ayan ang hindi maaaring mangyari. Ano ba yung ayos mong yan? May hawak-hawak ka pang walis. Talagang masipag itong asawa ko. Bakit naman kayo nagkasama? Dumaan siya sa opisina kaya naaga tuloy ako nang uwi eh. Kaya na muna siya tas at na makilala mo naman aking magulang at mga kapatid. Salamat. Ba, maalala ko pala yun ah. Kanina ay nagpunta si Kinsiyara at Gumirado sa aking opisina. At pinipinit akong kumain dato sa pagkakinatawan din sa ating bayan. Ano? Ano yun, Rick? Karding, ano ba sinasabi mo? Binabalita ko lang sa ilang na ako pinipilit ni Gobernador na kumandidato si dito sa ating bayan. Eh ano naman ang sagot mo? Kaya sabi ko kung bibigay alam ko muna sa inyo. Wala ba namang wala silang mapipilit iba kung hindi ikaw? Kaya wala namang dahilan na upang iyong tanggihan. Hindi mo ba gusto maging ginatawa ng iyong asawa, Yolanda? Nasaan niyo po ang kapasyahan, Inang? Kung meron ako may tutulong, ay huwag kayong magatubiling magsabi. Nakahanda ko sa lahat ng oras. Ang tanay mo may tutulong sa amin, Di. Kaya yung pagdalo sa aming pulong sa linggo. Oo, kung gusto mo, magdadala pa ako ng mga ilang kaibigan. Mas lalo magbuti, yung mga dakamahan, ha? Oo. Isama mo si Uncle. Oo. Kasi, alis na ako nang hindi ako dilimin sa daan sa pagbalik sa Maynila. Kapitana, alam ko sa kanila. Yoli, hanggang sa linggo. Oo, hanggang sa linggo, ha? Baka ikaw ay makalimot. Hindi, parang dalawang oras lang naman sa auto, eh. Ikaw, sagot ka na sagot, eh. May hindi ka darating. Darating. Yung hindi ka dadalo. Ano ba naman sinasabi mo? Ikaw naman puro biro ka. Kaya nadarating ako. Neil. Ipig naman namin makakita na isa sa'yo na makabago. Ano mga kasama? Hindi ba yung gusto ninyo makita? Sige nga, Yoli. Ipakita mo sa kanila kung paano naging tanyag sa tanghalan si Yolanda Bella. Eh, paano itong suot ko? Eh, di magbihis ka. Isuot mo yun. Magpasikat ka. O sige, Cardin, magbibihis muna ako. Ikaw ang bahala. O, dyan muna kayo, ha? Sandali lang. Dali ka. Love you.
Narito na ba lahat? Oo, narito na lahat. Salamat. Wala ko ba ibang pagagawa? Wala. Magpahinga ka na muna. Ito na yata. Ano ibig mo sabihin na ayaw mo makagambala sa amin? Kung nagmamaang-maang ka pa, ay ipaliliwanag ko sa'yo. Ayaw kong makagambala sa matamis ninyong pag-ulayo na yung sekretarya. Aha.
Kaya ka pala biglang-biglang dumating ay sapagkat naninibugbo ka at nanunubo ka pa, hindi ba? Pagpalagay na natin. Makabuti naman ang aking ginawa sapagkat ngayon, inatitiga ko ang tunay ninyong gawain ng inyong kalihim dito sa opisina. Makabilis mo naman magparata. Hindi ka na marunong magtanong-tanong man lamang. At bakit magtatanong ka ako? Ang pininiwalaan ko yung aking nakikita. Ikaw bahala. Nahihilo ka pa ba, Teresa? Hindi na. Nasa si Yoli na? Umuwi na. Okay. Sinaramdam ko ang nangyari. Hindi para kayo kung nagayos sa akin ang inyong bahay. Huwag mo alalahanin yun. Wala ka naman kasalanan eh. At saka napupun ako na laging mainit ang puno ni Yoli itong mga araw na ito. Eh, may pagkagawa ka pa ba sa akin? Wala na. Uuwi na tayo. Lamang eh, meron sana akong gusto itakusap sa'yo kung maaari. Ano yun ah? Samahan mo lang ako sa tindahan natin. Bibili lang ako na isang alaala para ni Yoli. Abatintay, tuloy ka. Baka nakakabala ko sa inyo. Ba hindi? Buti naman nakakasyel ka. Meron akong mga ginansili dito at ilang tela. Alam ko sa'yo. Ginansili at saka tela? Tingnan mo, at makasakali makagusto ka. Ito, bagay na bagay sa'yo. Ay, ang gulit ko. Saan nga? May palagay ako, mas maganda yun. Ito? Sukat mo nga? Oh, maganda. Bibili ko ito. Bagay na bagay sa'yo. Eh, magkano ba naman? Murang-mura lamang ang atorne. 30. 30? Mahal yata yun ah. Ngayon, pabayaran na kita. Alang-alang sa ikaw ang nagdala rito. Oh. Ba, iwanan mo na yung account dito. Oo, oh, oo. Oh. Alam mo na, babalutin natin yan. Parigalo. Salamat po. Adios. Umaano yun? Maraya kang hiniitindi. Ano mo sa muna yata niya ng numero unong sisbosa rin sa amin? Mahamo siya. Mapapawag din ang bibig niya ng kasi-chismis. Kasi ang maganda-handa ka na kung makauwi na tayo. Mabuti naman at nagbalik ka agad. May panahon ka pa upang matapos mo yung gawain. Mukhang nagiging layas ka ah. Hindi mo naman ate, napunta lang ako sa bayan at may bibilihin sana ako. Napadaan nga ako sa pina ni Carding eh. Napadaan? O talagang nakpunta ka upang makita mo ang kanyang sekretarya? Hindi mo naman inang. Meron lang ako sana ako isusumbong sa inyo eh. Isusumbong? Uwe, ano yun? Inang, si Tentay yan ah. Oo nga, si Tentay. Mukhang nagmamadali. Baka may dalang balita. Mamaya na ninyo harapin yan. Hala, sige. Pakpatuloy mo na ang pagbabali. Ano ba, Sensei? Kumusta? Matagal ka na hindi napapasyal dito sa amin, ha? Mayroong mga dala kong tela. Tela? Tingnan ko nga. Baka maibigyan nyo. Napakasipag mo naman, tao. Wala kang tigil sa kalalakas, ha? Kain na muna sa isaas. Mabuti nga po, at isaas ko na may balita sa inyo. Ang aking nakita. Nakita? Sinasabi ko na dapat may mahalagang balita si Tentay eh. Tungkol ba kanino at na magkabilihan tayo? Alam niyo, galing ako sa opisina ni Carding. Sa opisina ni Carding? Tiyak na mahalaga ang balita ni Tentay. Alam mo talaga mamimili ako ng tela sa bayan. Narito ka na rin lamang. E di sa'yo na. Tungkol ba kanino ibabalita mo? Kaya ko na nga sanang sabihin sa inyo. Ngunit dahil sa mabuti natin pagtitinginan, kami narapat kong parating sa inyo aking nakita. Talagang mabuting kababayan si Tentay. Ano bang yung nakita? Nasabi ko na nga sa inyo na dalawa ang aking binansilyo. Ang pinakamahal ay binili ni Carding para kay... Para kanino? Naku, baka naman sabihin niyo sisimosa ko nga. Oh, hindi! Makagagawa ka nga ng kabutihan sa iyong pagbabalita eh. Para kanino yung binili ni Carding? Para kay Teresa. Naku, tingin ko po, mahal na inyong abogado ang kanyang sekretarya. Baka naman nagkakamali ka. Hindi ako maaaring magkamali, Carlota. Ang kapatid mo ang pumili. Binalabal kay Teresa, siya pang nagbayad sa akin. Eh, teka nga muna. Alin ba naman ang bibili mo nito? At saka na, Tentay. Kala ko ba na may bibili ka? Eh, hindi ko nagustuhan yung dalawa mo ngayon eh. Tup, Mariosis, di na nga kayo. Thank you.
magandang ang balita ng ating kaalis lamang panauhin? Natinig ko po. Ano ina nga iniisip ninyong gawin? Hindi ba niyo pangangaralan man lamang o pagsasabihan si Carding sa kanyang ginagawa? Inang, pinagsusunikapan ko pong maging isang tagumpayaan yung pag-isang dibdib ni Carding. Tanungan po ninyo ako at mamahalin ko kayo at paglilingkuran habang ako'y nabubuhay. Hindi ko kailangan ng iyong pagmamahal at ang iyong paglilingkod. At bakit kita tutulungan? E gayon ang nais ko'y talaga magkahiwalay kayo mag-asawa. Ikinagagalak ko ang dalambalita rito ni Tengkay. Kapagkat nangangahulugang silang dalawa'y nagkabubuti na naman. Ha? Ano? Ha? Hindi ba'y nang hula ko sa'yo? Na manunumbalik uli ang dating dampatami sa pagsasamahan kung sila'y magkakasamang muli sa opisina. Ikaw ngayon ang bahala sa sarili mo. Tignan ko lamang kung hanggang saan ka makakatagal. Yung pangangaralan ko raw. Oo! Pangangaralan ko! Ngunit ang pangangaral ko ay ipagpatuloy niya ang ginagawa niya sa Teresa. Sapagkat ka pa ngayon ako. Hala, sige! Magtrabaho ka! Magtrabaho ka raw! Saring, napapansin ko nagbabago na ng pagtingin sa akin ng iyong kuya. Hindi ate, nalalaman ko na pinakamamahal ka niya, ipinagtapat niya sa akin eh. Anong galing ako sa opisina niya kanina? Ate ang kuya. Kuya, mabuti dumating ka. Masama ang loob ng ate eh. Masama ang loob? Talagang lukolo kayang ate mo eh. Ano na naman ang depresya? Nagtatanong ka pa. Kung gusto mong malaman, eh may nanggaling ditong isang babae kanginang nagngangalang Tentay. Kilala mo ba? Kilala ko. At yun ang pangunahing chismosa dito sa amin. Chismosa? Kung ako'y nabulag kanina sa nakita ko sa opisina, yan ang may paliliwanag mo tungkol sa binili mong alaala para sa Teresa. Nagpaparangya ka pa? Wala akong ginagawang masama. Kaya hindi ko kailangang tagong anumang aking gagawin. Hindi ako nangingilag kanino man. Pinagkakailangan bang may binili kang alaala para kay Teresa? Hindi! Nakita mo na, para mo kang isinagpaparanganan ang pagbili sa kanya ng mamahaling alaala. Makinig ka. Hindi ko ipinagkakailang mamahaling balabalang aking binili. Ngunit, nalalaman mo ba kung para kanino ang handog ngayon? Kay Teresa. Kay Teresa. O ayan, tingnan mo. Ayoko. Tingnan mo eh! O ayan, ayan ang mamahaling balabal na binili ko. Ngunit hindi para kay Teresa, kundi para sa'yo. Carding, patawarin mo ako. Yan, hinihingi ka ng tawad. Hindi na ako uulit. Talagang hindi na mahal ko. Pinangangako mo? Oo. Siya, magbihis ka at mamamasyal tayo. Hindi na magtatagal at magiging dalawa na ipapasyal ko, hindi ba?
pumunta ka sa lola, ha? At sabihin mo sa kanya na kung gumawa ng bisito mo, ha? Dikan niya siya, ha? Sige ka na, ha? Ang mama mo ang gumawa. Hindi bagay sa isang maliit na bata ang magbinis na ganyan. Tingnan mo, nakalabas na lahat ang likod mo. Carlota! Carlota! Halika nga. Uyunin na! Diyan mo nga ang ayos ng pamangkin mo. Nakalabas na lahat ang katawan. At para maging malaswa. Ina, eh, maalinsangan po naman kaya't... Kaya ayaw hinubaran upang matulad sa'yo, no? Ate, kung matulad mo naman sa akin, eh wala naman siguro masamang ugali mo. Wala? Huwag mo nga akong patawan ni Yolanda. Kung makukuha ng iyong kagaspangan ng iyong kilos, ang kasagwan ng iyong pananamit at ang pakikipag-isnisan sa lalaki kahit na may asawa, ako, may isip na ang bata at hindi na dapat manig pa usapan natin. Tama! Justina, doon ka muna sa iyong tita Charing, ha? Kaya mong iparinig sa iyong anak ang nakalilimari mong gawain, ano? Ano pong gawain? Ang pakikipagharutan sa dating katipan. Akala mo ba'y malilindang mo kami? Nang Victor Galang na yan ay kaibigan lamang at hindi mo pala huyo. Nang, kapalanan po ang magparatang. Naku, napakabuti mong artista, no, ha? Dapat ka nga ang hangaan. Kapagat kayang-kaya mong paglaruan si Ricardo. Kung ayaw mo makinig ng pangaral, ikaw ang bahala. Hindi ka dapat magamit ng ganyan. Yun din ang sinasabi natin. Ay, pala kabutihan sa inyong mag-asawa. Kabutihan? Ang nais mo yun, magkahiwalay kami ni Carding. Upaw sila ni Teresa Nobleta ay... Huminahon ka, anak. Huminahon? Akong tinatawag ninyong budabilista ay artista lamang sa tanghalan. Ngunit kayo, kayo yung mga artista sa tunay na buhay. Napakabubuti lamang ninyo sa akin. Kung kaharap niyo... Lakuntang lalo! Hindi mo na maaari na po tangali mag-ina. Mabuhay ka, ina. Ano ba nangyayari dito? Ina, napaklano kayo? Ano ba nangyayari sa ilang mo? Tumigil ka na, ha? Kung kailang buhos na buhos pa naman ang loob, mahal na mahal na siya sa akin. Naku, ang bitig ko, tumisip kayo. Meron kayo ng gamot mo? Oo, oh, kaya-kaya ka nakuha na ilang mo. Sabihin ka nito, ha? Ano tayo mag-aaway? Sabi na naman siya naman ako. Ang loob, labi mo na ako sa akin sa'yo. Pero tiyatid ko kayo na. Huwag na, ano. Huwag ka na sa'yo mag-aaway. Nag-aaway kayo. Kaya na inaaw. Kalain lang pastahanin mo aking ilang kapatid. Niwalan mo ng halaga ang kanilang pati at pagmamahal sa'yo. Pagmamahal? Oo, oh, hindi ko kaharap ka lang ako. Hindi pinangartis sa pisa sa akin. Nakadali ko inyong pagkatalo kanina. At lumaba ka. Higit na malakas ang pili kaysa kanila. Masakit ka magsalita. Kung hindi malalang kaya mo ginawa ay upang kung hindi kayo makasundi, magbibigan tayong hiniwalay at magsalili. Hindi nang matagal mo na yung pinawa mo sa akin, di ba? Nakita mo na. Ngunit lang sumagi kayo. Minabuti kong pagsamahan sila ng mabuti. Upang papamahal sa kanila. Kung ibig mong malaman ang kaapihang tinanggap ko sa inyong ina't kapatid ay, tawagin mo si Charing. Itala mo sa kanya at siya makapagpapatuloy sa inyong katotohanan. Charing! Charing! Kuya! Parito ka! Magsasabi ka ng katotohanan, ha? Oo, kuya. Totoo bang inaapin ang inangat ng Ate Carlota si Yolanda? Hindi, hindi kuya. Mahal na mo siya na inaat ng Ate Carlota. Hindi naman siya inaapin eh. Kaya... Nakita mo na? Sino pa saksi ang gusto mong tawagin ko? Ang mga dito sa bahay ni Uy Kalamba. Kaya kung hindi ka marihing wala yun, ako nga, Alik! Upang magbalik marahil sa dati mong gawin at nang magsasama kayong pili ni Victor, ano? Yan ang mo nang gusto mangyari, di ba? Mahanap pa ng iyong kauri! Kikita kong dibigahin sa aking kauri. Sapagkat may sarili silang pagkapasya. Na di tulad mo, nasa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya. Ikaw masusunod. Alamin mo wala nagpapal sa iyo. Ngunit kung yan ang nais mo, at hinahanap mo ang dating kalayaan ng katawan, ay siyempre mo yung nais. Aalis ako ngayon din, ngunit dadalhin ko si Tina. Upang turuan siya naman sa mga asal, maaari ka makalis na mag-isa.
Ngunit ang ating anak ay naiwan dito. Hindi, Mari. Dadalhin ko si Tina. Jolie! Mag-isip-isip ka pa rin. Magbabalik ako sa aking opisina. Kapag ikiyakin nga sa aking pag-uwi, mga mahulugang hindi kinakalis at magpapatawang tayo. Kung hindi kita abutan, ang ibig sabihin niya, hindi mo yung kalayaan kay sa aking pagmamahal. Kagayon si Yolanda. Mahal ang si Carlota at gayon din ang iyong ina. Hindi ko rin nga maubos maisip pa nangyari eh. Kahit mananaridat na ako sa bahay. Pinakaibig ko aking asawa na niya. At malabis ako magdaranda kapag siya balis. Paano? Uwi ako. Kasama ka ba? Oo, sasama na ako siya hanggang sa labas. Hindi ka na. Nina, naiiwan ka sa lola, ha? Baby, halika na. Halika na, ma. Pala ka na, bata. Sarin, palabas mo lang siya at aalis na kami. Umalis ka mag-isa. Hindi maaari. Kasama ko ang aking anak. Kung matigas ang ulo mo, ang bata'y may iwanan dito. At karo rin ko. Ibigay niyo siya sa akin. Bigay mo lang siya sa akin. Pagpapayan mo lang sa akin ng anak ko. Oh, hindi, mare. Narinig ko kung sasawin mo kasi. Ang sabi niya, makakalit ka ngunit iiwanan mo dito ang bata. Ate, maawa ko sa anak. Ano ka, maawa? Kung babalit ako! Ayas ka na! Kung babalit ako, ay mo! Ano ka, hindi mo? Hindi ba ninyo siya pinigilan? Ano bang hindi? Nanuuna lamang ang pakiusap namin ginawa sa kanya, alang-alang man lamang sa bata. Matigil talaga ang puso ng iyong asawa. Pero ay hindi ipinanganak o pakisago lamang sa lalawigan. At pinababalik daw siya sa tanghalan. Hindi malayang sa tahanan ni Victor siya makikita. Mukha nang hindi. Nahanda na sana magbili. Ngunit, ayaw nang tanggapin ang pag-uwi ko ng sawan. Ako'y kanilang pinagtabunan. Tulungan mo ako, babe. Tulungan mo ako. Kailangan makuha ko ang aking anak. Gagawin ko ang lahat ng aking kakaya. Dadalhin natin sa hukuman ang bagay na yan upang magkaroon kayo ng pansamantalang paghihiwalay. At mapa sa iyo ang bata. Ibig mo bang kausapin ko sila? Huwag na. Hindi na kami maaaring magsama habang nabubuhay pa ang kanyang ilat kapatid. Ako'y lilikaya na. Kumapasakin lamang si Tina. Tutulungan kita, Yuri. Kukuha tayo ng pinakamahusay na mananalo. Huwag kang malalala. Salamat. Isang katutulungin. Kay Adam. Aalis na ako. Sa kanilang kaisa isang anak na babae.
na si Maria Cristina Di Malanta. Napagalaman ang hukumang ito na sa amang si Ricardo Di Malanta ay matatakpuan ng bata ang lahat ng pagkakataon na sandigan ng maayos na pag-aruga. Samantalang sa ina, kay Yolanda Bellamy Di Malanta, na paglimin ng hukuman na wala ang lahat ng bagay na kailangan ng bata sa wastong paglaro. Sa gayong mga katotohanan, pinagtitibay ng hukumang ito na ang pagkapandili sa batang babae na si Maria Justina Di Malanta ay ipagkakaloob sa amang si Ricardo Di Malanta. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Tina! Tina! Mama! Wala tayong nararapat kayo kundi sumunod sa hato na hukom. Dahil ko lang magpaalam sa kanya, anak. Hindi na kailangan! Ate, Tina, hindi ka na! Anak ko! Tina! Tina! Tina, anak ko! Anak ko! Anak ko, Tina! Anak ko! Ngunit, Katrin, anong nangyayari sa iyo? Ngayon ba naman nakahanda na lahat para sa iyong kandidatura at saka ka pa uulong? Dinaramdam ko. Hindi naman siguro kailan sa inyo ang pangyayaring gusto sa aking buhay. At ang paghihiwalay namin magkasawa ay maaaring hadlang sa aking katagumpay. Kaya kayo na sana ang bahalang magpapamanhin. Di ba magbabago yung pasya? At may panahon pa naman para tayo pumili na ibang kandidatura. At maasahan niyo ang tulong. Hindi siya, mabuti tayo kumilos ka agad upang mahanap natin siya na mapangunin. Ibalita lamang ninyo agad kung sino ang aking magiging kapalit, ha? Siya, masasadya ko sa bahay. Salamat. Masarap ba? Ha? Po, tita. Mas mataas pa, ha? Sige, gusto mo mataas na mataas. Sige, ayan mo. Ayan. Gusto mo ba? Opa, tita. Tina? Tina? Ang mama mo? Tina! Kumusta ka, ate? Mabuti naman ka rin. Mama, hinahanap kita eh. Hinahanap din kita, ano? Ate, patawarin mo ako sa mga nanay sa bahay. Nalalaman mo naman kung hanggang saan ang takot ko sa ina at sa ate Pandota. Naintindihan po ang lahat ka rin. Ang hinihiling ko lamang sa'yo eh. Pahintulutan mo kung dumanaw kay baby ng kahit na palihin. Sabihin mo lamang sa akin ang araw at oras at paparito ako. Ang mabuti ate ay minsan umakalawa lamang sa isang linggo pagkat... Karin! Sandali lang. Ate, ang nanang Selena at Teresa. Huwag ka muna ha. Ano yun, Teresa? Eh, hindi ba sila Yolanda si Victor yun? Oo, 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 sila nga. Nakaparito pala sila, ano? Ngayon lang naman, Nanang Selena. Eh, nandiyan ba ang kapitana? Bakit pupunta ba kayo sa bahay? Eh, ibig na makausap ng inang eh. Nandiyan ho, siguro. Nainay na. Nainay na? Dadalhan kita ng pagkain, ng laruan. Naku, ate! Ano ba ang gagawin ko? Magsusunod si Teresa sa inang. Paano gagawin natin? Baka sa kasi. Nangangahulugang hindi ko na muling makikita si Tina kapagkat hindi ka napapayagan ng lumabas ng malita. Hindi maaari. Dadalhin ko ang aking anak. Sabihin mong itinana namin. At ako nga mananagot kung ano man ang mangyari. Mabuti na nga, umalis na kayo at pupunta ako sa kuya. Sasabihin, mauna na ako magsumbong sa kanya. Sasabihin ko, itinanan niyo si baby. Sige na, umalis na kayo. Sige na. Siya, maraming salamat sa'yo, Karin. Diyan ka na, ha? Bye-bye, baby. Ang lagay pala nalang si Dina. Ay nakita niyo, lakas niya babayaan ni Karin.
Nakausapin ni Yolanda ang aking apo. Nangyantayin ako, kaya kanina pa rin ko sa kanya. Upang magtumbong sa inyo, hindi ka sa inyo. Opo, ina. Nung makikita sa akin niya, sabi niya. Nina po, mabuti tumalik ka. Halika nito. Uli ka. Ina, kung makasalanan si Charin, anong magagawa niya kay Yolanda si Victor? Sinagawa ni Stina, kahit pinakas. Kaya siya nagsunta sa opisina upang aming habulin. Ngunit inakala ko nung huli na kaya sa nila ako ng sila. Ang labay pala ay ikinakas ang aking ako. Kabin, puntahan mo siya at ibalik mo sa akin. Pwede po, ina. Pabibis lang ako. Tina, alam mo na ba yung awit na tinuro ko sa'yo? Ay, Paloma. Doon ka sa silid. At huwag kang alis doon hanggang hindi ka tinatawag, ha? Oh, Tina. Naparito ako upang punis, Tina. Hindi. Hindi mo siya maaaring punin. At bakit hindi? Rick, nakikiusap ko sa inyo. Huwag kang gagawa na anumang palapastanganan dito sa aking pamamahay. Nalalaman mo ba ang parusang iginagawa sa sino mang lumalabag sa hatol ng hukuman? Nalalaman ko. At yun ay mapapag-usapan natin ang mahusay. Maupo ka. Ang anak natin ay babae. At ang isang babae hindi dapat makaisip at lumaki sa piling ng isang inang katulad mo. Bakit? Anong dahilan at hindi dapat lumaki sa piling ko ang ating anak? Ikaw na rin ang dapat sumagot sa tanong niya. Oo. Ang dahilan ay sapagkat ako isang budabilista, isang maralita, at sa isang asawang hindi makatiis makalayo sa kanyang mabubuting pamilya at ang isa pang malaking katintasan ko. Ay ang pangyayaring hindi ako marunong magpakunwari na katulad ng iyong ina at... Yolanda! Nagbabawalan kitang alipustay na aking magulang o banggitin man lamang sa ating salitaan ang kanyang pangalan. Huwag natin pag-usapan ang bagay na yan. Hey. Alang-alang sa mahaba-haba rin namang panahon pinagsama natin ang mahusay. Ay, pinakikiusap ko sa iyo, iwan na sa akin si Tina. Ikaw ay mayaman, may pangalan, at kapiling mo pang iyong ina't mga kapatid na parang nagmamahal sa iyo. Samantalang ako'y marami sa akin na biisa. At wala nang kaligayahan at inspirasyon para mabuhay ng matagal, kundi ang ating anak. Matitiis mo pa bang sulit ng munting pag-asang yan? Ngunit, ikaw na rin ang nagsasabing ikay naghihirap. Kaya mo ba siyang buhayin? Si, magtatrabaho ko. Kahit na ako paalipin. Ngunit, hindi mo dapat abutin ng ganyan kung ikay nakikinigla mo sa akin. Magandang gabi sa inyong dalawa. Ipinili ko ng darma si Tina eh. Barik, narito ka pa pala. Oh. Akala ko yung malis ka na. So, paano mong nalamang nandito siya? Mangyari sa bahay siya una nagtungo at itinanong nga sa akin kung siya ka nakasira. Eh siya, ayaw akong magagambala sa inyong dalawa. Aalis na ako. Pakibigyan mo na lamang sa Tina. Violet, bukas na ako babalik. Ipapasyal ko kayong dalawa ni Tina. Eh siya, Rick. Mauna na ako sa'yo, ha? Violet? Mayroon ka sinasabi kanina. Limutin mo na. Kung kukunin ko si Tina sa sapilitan, magpakatanggit ang kamay niyo. Makukuha ko siya. Ngunit alang-alang sa ipinaginta mo sa aking magandang panahong ating pinagsama ay dadaanin natin sa sapalaran ng pag-aaruga sa mata. Anong ibig mong sabihin? At anong sapalaran ng ibig mong mangyari? Papiliin natin siya. Itanong kung kanino niya ibig si Mama. Ikaw ang bahala. Tina, Tita. Makinig ka, Tina. Ang papa mo ay hindi maring magtira dito sa Maynila. At ako naman ay hindi maring magtira sa probinsya. Kaya mamili ka sa aming dalawa kung sino ang ibig mo. Sino ang mahal mo? Ang mama o ang papa? Mama at papa. Kung ngayon ay paghatiin natin ang taon, anim na buwan siyang maninirahan sa iyo at anim na buwan sa akin. Salamat, Rick. Pagkarana ang anim na buwan, saka tayo magkikita. Kung sakalit kailanganin ninyo ako o ang aking tulong,
Eh, huwag ka sana mag-aatubiling sumulat sa akin. Kung sakaling dumating ang araw na yun, huwag sana ipahintulot ng Diyos. At hindi ko na siya kayang palakihin eh. Pasasarili ko na siya sa'yo. Paalam na, baby, ha? Hila ka na yun, eh. Loob din ng anim na buwan, ay si Ricardo naman ang sumusundo at nag-aalaga sa bata. Lola! 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 Kumusta ang apo ko? Ha? Alam mo yun, ha? Gusto kita ng masarap na pakain. Yung gusto mo. Salamat po, Lola. At ipinagpagawa ka ng magandang magandang bisido. Tina, natatandaan mo ba yung pinangako ko sa'yo? Oo, Tita. Ya, Tina. Gusto ko makita. Halika. Halika nang may sisat mo, eh. Naibigan mo ba? Hindi ba masakit sa ilakad? Hindi, Tita. Nagmamalaki ko sa mama at sasabihin ko sa kanyang ikaw nagbigay sa akin. Tita, bakit nagagalit ang Lola at ang Tita Carlota sa mama? Hindi naman eh. Eh, bakit ang papaya andito at ang mama naman na nasa Maynila? Mangyari, ang hanap buhay ng mama mo ay nasa Maynila. At ang papa mo naman ay nandito. Tina! Ang papa! Kung ano ang ibig mo, ay sasabihin mo kahit sa Tita Charil. Ang nais niyo maging maligaya ka rito. Maligaya naman ako eh. Ngunit, lalo akong liligaya kung nandito ang mama. Hindi nang gusto ko. Eh, kaya lamang hindi mangyari. Eh, dahil sa, alam mo na, dahil sa pangyayari. Eh, kamusta ang mama mo? Mabuti rin po. Kinakamusta nga kayo eh. Eh, si Victor, madalas ba sa inyo? Madalas rin po. Mahal na ko rin kami ng si Victor eh. At kung minsan, ay sinusundo rin niya ako sa Sileyo. May auto sila eh. Papa? Kailan mo susunduin ang mama? Kung kailan gusto ng mama mong manirahan dito sa probinsya. Siya alis na ako at meron pa akong gagawin. At kung kagabihin, matulog ka na. Ngunit huwag mong kalimutan magdasal. Opo, papa. Mabay ka. Tina, ano ba ang dinadasal mo kong gabi? Hindi mo ba marinig? Oo. Diyos ko, bampayan niyo po ang akin, mama. Habang ako'y naging dito, nalalaman ko pong siya ay nalulungkot habang ako'y malayo sa kanila. Kaya't huwag po sana ninyo siyang mababayaan. Mahal na Birhen, huwag sana ninyong ipahintulot na maago nila sa aking pitiyo. Sila mga mahalaga sa aking buhay. At huwag sana nilang malaso ng isip ng aking anak at malasili ang kanyang pagmamahal. Pabalikin ninyo siya. Pabalikin ninyo sa piling ko ang aking anak. Magandang gabi sa iyo, Yoy. Mabuti hindi ka ba natutulog? Kinagabi ka. Hindi na ako nakapagpang baga pa upang ipakit sa iyo ang isang mga balita. Hindi ka mga balita? Tungkol ba sa aking anak? Hindi. Kung hindi dahil lang kay Tina, eh hindi naman siguro napaka sa mga balita ang dalaw mo. Kadamay dito, Tina. Bakit? Alam ko, titigil lang ating detective. Hindi naman kayo lakas nila. Ilan din tayo nalulubo. Ayaw naman patuloy na ating nasama. Nakaalaan ako kayo mo nila. Paano na kaya kami dalawa? Ngayon ko pa naman kailangan ng kwarta. Pagkat isa ko na lamang sa akin at maraming kailangan sa kanya. Yon. May isang panginahan ko sa iyong tulong. Hindi naman kayo lakas sa'yo na madululutan ko kayo ng kaginawa ang mag-ina. Ang tatanggapin mo pa dito. Bit. Inuulit ko ang pasasalamat. Ngunit ang pagmamahal ka pa rito sa'yo hindi na magpabago. Iniibig mo pa rin ba si Rick? Ganun nalalaman mo malapit na silang ikasan ni Teresa Montero. Bakit nalaman? Nabalitaan kong pagkaraan ng puting taon. Patuloy sa pagpapawalang bita sa kasal niyo. Ay haharap na sa Dambana, sina Teresa at Rick. Bakit ka magpapakasakit habang panahon? Ganun wala na siyang pag-ibig sa'yo. Ako rin papakasakit, hindi dahil lang sa niniman, hindi dahil lang sa aking anak. Kung totoo yan, ay bakit hindi pa tanga pinapag-ibig ko? Upang mabigyan si Tina ng isang magandang kinabukasan, madudulutan ko siya ng kariwasan na... Dick,
pahintulot mong madulot ko sa aking anak. Ang kariwasa ang sinasabi niya sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Bata pa naman ako at kaya ko pang magtrabaho. Ngunit ang lahat ng yan, may dudulot ko sa'yo na hindi mo nakakailanganin maghirap. Iniibig sa'yo. Ang iniibig ko, si Rick. Magkaibigan pa rin ba tayo? Sa habang panahon. Kasiya, alis ako. Good night, Rick. Good night, Joey. Maaari bang makausap? Apo. Hindi pinagbago ng panahon ang kagandahan. Marahil naman ay hindi mo pa nakalimutan ang pagkapit ko kasi. Ah, hindi pa po. Kanya nga't ang mapasa ko ang anunsyo. Eh, nagsisinta ka agad ako dito. Ah, makapagsisimula ko pwede mo dito. Marami pong salamat. Masili tayo, ha? Eh, huwag na po. Sa ibang araw na. Mamilanda muna tayo. Eh, ganun pa po. Eh, papapaalam mo sa inyo. Ay, yakit kita. Eh, marami pong salamat. Babalik ka bukas, ha? Ah, opo. Ano kayo? Diyo.
Balita ko'y mihingi ka ron ng tatlong araw na pagpapahinga, Yoli. Bakit? Alam mo, may bilalas ako na yung hinahaking anak. At magkapapit siya na ng internet niya. Akong gumagawa ng kanyang damit. Alam mo, unang linggo ngayon na sinasaakan at lahat kong kaming dalawa yung magkasama. Ay, ikaw ang bahala, Yoli. Lalalaman mo naman masusunod ang bala yung maibigan. Kung kakailanganin mo ang tulong ko eh. Salamat. Hindi pa ngayon. Sa Makotiti, pagkaraan ng tatlong araw, saka ka magbabalik dito? Oo. Okay. Ang bahala. Para ko nakikinikinitang ikaw ang mamumukod sa lahat. Ako ang gumawa at pag-angsa ng yung damit eh. Naibigan mo ba? Magandang maganda, Mama. Marahil ay maiingit ang mga kiklase ko. Mama, kinumbida ko rin ang papa upang manood sa pag-aabot sa akin ng certificate. Kinumbida ko rin ang lola eh. Kaya anong sabot sa'yo? Hindi raw sila makadadalo. Nagagalit ba sila sa'yo? Mabait ka naman, Mama eh. Alam mo, Tina, hindi ako makapadal sa probinsya. Kinukumusta ba ako ng papa mo? Oo, Mama. Ikaw ang unang-unang tinatanong sa akin ng papa. Alam mo, ang sabi sa akin ng lola, kung doon lang ako matitira, ay ibibili nila ako ng lahat-lahat na magugustuhan ko. O anong sinagot mo? Ang sabi ko ay, hindi kita maiiwanan. Sapagkat pinakamamahal kita, Mama. Ikaw man ay mahal na mahal ko, Tina. Ang sabi sa Tita Carlota, ay doon lang ako mag-birthday sa kanila. E anong sagot mo? Ang sagot ko ay, doon ako mag-birthday sa kanila kung nandoon ka. Hindi maaari. Tama sa 21, ay tatlong buwan mo lamang sa akin. Kaya nga pala, ano ibig mo ihandog ko sa iyong kaarawan? Isang kwintas na may palawit na lakit para malagay ko ang litrato mo at ng papa. Sa kaarawan mo, ay yan ang ibibigay ko sa'yo. Magpapasyal tayo, manunod tayo ng sini, at... Hindi ba natin ko kumbindahin ng papa? Eh, kumbindahin na rin natin. Kung siya magtapos ka na ng pag-aayos mo, baka tayo mahuli. Dadating ang Tito Victor mo at susunduin tayo. Sandra Rocha. Norma Guerrero. Benedetto Tuanio. Judith Fury. Desi Santos. Perlita San Pedro. Virginia Bitarot.
sabi, Malanta. Ha? Siya nga. Kaya di pa pang hihinala. Kung lalaki ang bata niya, tapos magdadalaga sa biro ng ina. Ang ama dapat mag-alaga niyan upang malagi sa gusto at huwag masira ang puri. Thank you, Mother. Big, mali bang pakisabi mo lamang si Rick na nais kasama sa utak na hindi? Bakit? Anong binabalak mong gawin? Para mo nang ako, huwag mo na akong tanongin. At saka mo naman nalaman. Ikaw ang bahala. Ngunit pinahalagahan mo ba ang salita ng dalawang chismosa? Tama sila, Pete. Ngayon lamang unti-unting namumulat ang aking mga mata sa katotohanan. Ukol sa kinabukasan ng ina. Sige na. Pakiusapan mo si Rick na makipagkita sa akin. At sabihin mo lamang sa kanyang mahalagang bagay. Ikaw nang bahala kay Tina. Sarilinin mo na siya. Napasinayang kung ako'y hindi karapat dapat niyang maging ina. Matitiis mong mapalayo sa piling na iyong anak. Saan mo kayong dahilan? May palagay akong may nakahadlang upang kilayo siya sa iyong piling. Oo. May nakahadlang. Si Victor? Hindi niyang iniibig. Eh, hindi niya na naising kilay sa piling mo ang isang minamahal. At ito na may pumapayag? Oo. Ako'y pumapayag. Sapagkat nalalaman kong higit siyang karapat dapat sa'yo. At hindi sa akin isa lamang botagilista. Isa ka nga palang kapuri-puring ina. Isa kang... Pari mo sabihin ang ibig mo. Pinatigil mo sa pinakong kaligayaan niyo si Tila. At piliting mong makalimutan niya ako. Palagay mo kaya isasama sa akin sa Tina? Ako nang bahala sa bagay na yan. Magbalik ka pagkatapos ng isang oras. At ihahanda ko lamang ang kanyang dadalhin. Ikaw ang masusunod. Rick, kung sakaling magkatuloy ang kanyang sinita, ay pinakikiusap ko lamang sa inyong tingnan mong hindi naaapi si Tina. Sa bagay na yun ay wala ka ng pakialam. Matitiis mo na rin lamang na ipagpalit sa kay Victor. Magbabalik ako pagkaranas ang oras. Pagkasunduan namin ang papa mo. Ang hinahangad ko'y ang iyong kaligayahan at magandang kinabukasan. Naipawang kasaganaan ang iyong madadama. Samantalang sa piling ko'y pawang karalitan ang iyong masisikman. Kung totoo po yan, ay huwag niyo akong papaalisin. Mahal na mahal ko po kayong mama. Hindi mo ba napapansin nagiging hadlang ka sa aking kaligayahan? Ano pong dahilan, mama? Alam mo, Pina, kami ng subjector mo ay mapapakasal na.
Ngunit ayaw niya hanggat lalo dito pa pa. Tito Victor, para ninyong awa, huwag ninyo akong paalisin. Malaki na po ako, maaari na niyo akong utusan. Sige na po, Tito Victor, para na ninyong awa. Pina, pakinggan mo ko. Kung ikaw ay mabait at masunurin, ay susundin mo lahat ang sinag-uutos namin. Doon ka na sa papa mo, pagkat ang Tito Victor mo ayaw mag-alaga ng anak ng iba. Kaya lang, papa mo. Kukunin ko ang maneta mo. Lila? Papa! Mahal na Bilhin, dagdagan ninyo ang lakas ng loob ko. Tulungan ninyo akong makatagal at makatiis. Alam-alam na laki ang loob. Umiiyak. Lola, pinalayas po ako ng aking mama. Hindi na daw nila ako mahal. Kung pinalayas ka nila, dito ka na sa amin. Dito mahal ka ng lahat. Kalimutan mo na ang iyong ina. Hindi ko ba maaaring makalimutan ang aking mama? Mahal na mahal ko po siya. Anak, hindi mo ba ako mahal? Mahal po, Papa. Kung gano'n, ipilitin mo magsaya. Alang-alang mahal sa akin at sa iyong lola. Gusto mo ba manood tayo ng sine? O kaya magpasyal tayo? Kung gusto mo naman, bumili tayo ng manika. Kahit na anong gusto mo. Ibang araw na po, Lola. Ibig ko pong magpahinga eh. Tayo na umakyat. Magkasama tayong dalawa, ha? Oo, Tito Shirin. Ilang araw ka na naglalas mo, baka ka makasakit sa ginagawa mo. Huwag ka takit. Gusto ko. Magkatakit. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mawakasan ang paghihirap na ito. Pag hindi mo kailangan magpakahirap ng ganyan, kung tutuparin mo lamang ang ipinangako mo kitina, magpakasal na tayo, saka mukunin mo din ang iyo na. Hindi ako karapat-dapat maging ina ni Tina. Isa akong bodabilista, isa akong mga aawit sa nightclub, isa ako... Wala kang ginagawang masama. Kahit ano pa ang pagpapalagay nila, hindi rin magbabago ng aking pag-ibig sa'yo. Tanggapin mo ang aking pag-ibig ko. Dick, meron sana akong pakikilisap sa'yo. Sa'yo. Oo, sa lahat ng oras. Puntaan mo si Tina din ang pag-ibig siya. Tingnan mo kung siya'y maligaya. Maaari ba? Oo, bukas na bukas din. Ipupunta ako siya. Salamat, Dick. Salamat.
magpasyal? Huwag na, tita. Dito na lamang tayo. Andito ang papa eh. Cardi, mabait at maganda ang iyong anak. At sino mang babaeng muli magkapal sa iyong pagtatangis, ay hindi maaaring hindi siya mahalin. Salamat, Teresa. Mahal na mahal din siya na kanyang mga lola at tiyahin. Lalo na yung tiyarin. Siya nag-aalaga sa kanya eh. Lahat kami gumagawa ng paraan upang siya magpaligay at makalimutan na kanya ina. Eh, ikaw naman. Nakalimut ka na rin ba sa iyong naging asawa? Sa palagay mo kaya eh, nakakasundo kayong muli? Maaaring hindi na. Ngunit, hindi ko pa siya nakakalimutan. May palagay akong nagkakaigil na silang dalawa. Kailan ba ang karawan ng bata? Pagkapasok na buwan, nagkadalang pagkakas silang mato. Malapit na pala. Kapitana, narito po si Mang Victor. Magandang araw po. Magandang araw naman. Narito lang po si Rick. Ricardo, kailan ka pala uwi? Hello, Rick. Hello, Rick. Tito Victor! Tina! Kumusta kayo, ha? Pabuti po, Tito Victor. Lagi kong naaalala ang mama. Naaalala rin rin ako? Oo. Kumusta po siya? Mabuti. Yan nga ang dahilan kung bakit ako naririto. Ipinakukumusta ka. Ang bata ay nasa mabuting kalagayan at nakalimutan na niya ang kanyang ina. Kikilala ni naming malaking utang na loob. Kung si Ustina o sino man sa aking pamilya ay hindi na niya gagambalayin. Hindi namin siya pinakikailaman, kaya huwag man siya manghimasok sa amin. Ako po'y napag-utusan lamang mangumusta, Kapitana. Ah, ganon! Ipakisabi na lang sa kanya na si Ricardo at si Teresa ay malapit na ikasal at siya naman ay malaya na. Salamat po. Pararatingin ko ang pasabi ninyo niya. Kayo ba naman dalawa ay magpakasal na? Hindi pa. Ngunit dahil sa magandang balita ng iyong ina, ay maaaring pakatapos ng inyong kasal ni Binibini ni Teresa, ay humarap naman kami sa lambad. Siya ako yung papaalam na sinila at Tina. Tito Victor, inalik niyo po ako sa akin, mama, at sabihin niyo sa kanyang mahal na mahal ko siya. Oo, Tina. Paalam na po sa inyo lahat. Naroon din si Teresa. At pinag-uusapan niya ang tungkol sa pag-aayos na lalapit nila kasal ni Rey. Yori, kailangan ng tahanan nito ang pag-aayos ng isang babae. Bakit hindi pa tayo pakasal? Unahan natin sila nang hindi ka mapagtawanan. Pabayaan mo na silang magtawat. Pabayaan mo na silang mauna. Wala kong hangad na mag-asawang muli. Uwi na ako, Bi. Iyahatid na kita. Talaga naman tutungo ko sa inyo. Naligo lamang kung nagbihid dahil sa pinuno ko na ito. Halika na. Nakarating kayo dito sa bayan. Nagdaan kami dito dahil sa magkakailanganin mong kotse. Eh, maabala kami. Hindi kumain sa masita ka. Hindi ba rin inang? Marayan naman karatela dito eh. Teka, sa kanyang pumunta? Idala kayong bus kita. Mamilin eh. Baka nakalimutan mo ng kaarawan ng iyong anak sa Makalawa. Hindi nga ho. Kanina ko pa nga iniisip pang may regalo kay Dina. Magdadaog tayo ng isang children's party at nang sumaya sa'yo naman ang aking pamangkin. Yate, ikaw na nga ang bahala sa party niya. Aba inang, tanghali na tayo ah. Pupunin ko pa ang bisbido ni Tina sa modista. O siya, Carding, aalis na kami. Carding? Oh, Yuri, tuloy ka. Alam mo, inaasahan kita talaga eh. Bakit? Maupo ka. Kanilang umaga, pagkagising ko, at nabasa ko sa pangayad na ikadalawang pagkisa ng Marte, eh para kung matikinig kung isang darating ka. Bakit sa alaman na ibang makaroon niyo siya? O ba, di bang makalimutan ko? Yung isang taon, hindi ba makakasama tayong tatlo? Nagsimba, kumain, at nagpasal? Ako'y nanggaling na nagsimbahan at nabili ko ng alaala ko para kasi sila. Meron pa lang kung gusto kong ipakiisip kayo. Sa lahat ng oras, magsalita. Ito na marahil ang huli kong paggambala sa iyo. Maaari bang ikaw lang magdamit yung alaala ko ito para kisina? Bakit hindi ka sumama? Makapagpasyal ka tuloy. Makabubuti sa iyo ang simoy ng hangin sa probinsya. At baka makita mo si Tina. Huwag na, Bik. Lalo lamang sa samang loob ko kung makikita ko si Tina. Hindi ko malamang siya makausap kung mayakap. Di titigil kong kotse sa malayo. Napakahirap naman yung wala man lamang kumakausap habang daan. Kung pinangako mo, hindi ka babanggit ng tungkol sa... Tungkol sa aking pag-ibig? Hindi. Ngayon natitiyak kong wala na akong pag-asa. At nalalaman ko rin si Rick ang tunay ng iniibig. Hindi lang.
kasama ka ba? O siya, magbibis lamang ko ha. Sandali lamang. Este, nag-almusal ka na ba? Pasok na. O sige, magbasa-basa ka na muna riyan at hindi ako matatagalan. Sandali lang ha. Bago mo patay na kandila. Ibibigay sa akin, pa? Hindi ka bumaba ng makita ng parking lot. Bababa ako yun. Hindi nasasabihin lang dito ako. Saan ang regalo din yun? Pakibigil mo naman ito. Tito Victor! Happy birthday, Tina. Ito nga po, kapag tuti na dadala sa iyo ang iyong mama. Hindi niya nakalimutan ang birthday ko. Ah, ito ang pintas na pinangasin niya sa akin. Tina, doon ka muna sa iyong mga panahon. Huwag kayo aalis, ito dito, ha? Hindi. Nalalaman kong labag sa iyong kalooban ng aking pagkakarito. Ngunit, mahalagang bagay ang sadya. Kailangan kitang makausap ng sarili niya. Halika sa bahay. Doon na lamang. Sinakabahan na ako eh. Bakit kailangan pa nilang lumayo para mag-usap lamang? Yan ang mga kaapihang tinanggap ng iyong asawa sa mga kamay ng iyong ina at kapatid na matanda. Ba't hindi mo ipertapat sa akin ng una pa? Sapagkat minamahal ko si Yoli. Inaakala ko kung kayo magkakahiwalay, ay mapapasa akin siya. Ngunit ngayon ko nabasid na ikaw lamang kanyang tanging minamahal. Kaya't minabuti kong kapag kasunduin kayong dalawa. Marahil naman, Rick, hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa kanya. Nagbabago? Kailan man na hindi. Kailangan makausap ko si Sharing ngayon din. Sharing! Halika siya dalawa. Magsasabi ka na totoo. Inapiban ang mga inang at Ate Carlota si Yoli? Pinahirapan ba nila ang ating asawa sa panahong siya'y naririto? Nana Celina, ngayon ko napatunayan na hindi maring makalimutan ni Carding ang kanyang asawa. Alang-alang sa aking apo, pumapayag na akong magkasama at magkasundo sila muli. Umuwi na tayo, Teresa. Papaalam na po kami sa Sultana. Ate. Ano? Sharing, ang kaligayahan ni Yoli at ng iyong kuya, gayon din ni Tina, kinakasalalay sa iyong mga kamay. Alamin mong mahal na mahal ka nila. Bakit hindi ka magsabi ng katotohanan? Huwag ka matakot. Ngayon, hindi ka na nila maaaring pagbuhatan ng kamay. Magsabi ka na, Sharing. Ano? Ang nagawa na ng pagkakasala sa iyong asawa. Kung kayo magsasamang muli, ihingi mo kami sa panyagang tao. Abay, Rick! Ha? Kasi kusin niya naman ninyo yung mga bata. Tina! Tina!
surprise sa'yo. Ito na mga mga mga. Patawarin mo ako. Patawarin? Oo. Nalalaman kong lahat. Nagtapat si Sherry sa akin. At humihingi ng tawad si Inang at si Carlota sa akin. Mama, huwag ka nang umalis, Mama. Papa, huwag mo nang pabayaan makaalis ang Mama. Jolie, nakikiusap kami mag-ama sa iyo. Na kung maaari, magsama-sama tayo at magpanibagong buhay. Ano ko?